Hello guys, kumusta kayo? Welcome ulit sa ating channel, sa Pet Vlog. At summer na naman guys, kaya mga kanyubi, mga dog lovers, alam na kung anong dapat natin gawin sa panahon ng summer, kung saan marami na naman pong mga dog ang maring biktima ng tinatawag na heat stroke. So, para sa iba po, sa kalaman lang natin, guys, no, mga dog lovers, mga kanyubi, meron po tayong video, lalagay po natin sa link tungkol kung paano po natin maiwasan ang heat stroke sa ating mga dogs sa panahon ng summer. Okay, bago tayo mag-start guys sa ating video ngayon, gusto lang natin i-shoutout ang ilan nating mga subscriber, si Sir Ramon Alejandro Abella, watching from Isabela, na isa ring Belgian Malinois lovers, at si Sir Andres Leonardo Villegas, sa kanyang Belgian Malinois na si Axie, at meron pong 11 puppies si Axie. Wow, congrats Sir Andres, daghan kayo no, ang imong mga puppy. And then kay Sir Don Johnson Alvarez at sa kanyang Belgian Malinois na si Ivana, watching from Gabaldon, Nueva Ecija. Okay, shoutout po sa inyong lahat mga sir. At sa lahat po ng sumusubaybay sa ating channel, para po sa mga bago pa lang, please do me a favor po, napakilike po ng ating video. And then pakisubscribe rin po para ma-inform po tayo, ma-update po tayo sa mga update pa natin sa susunod nating upload, mga kadog lovers, lalo na po mga newbie na gustong magkaroon ng dagdag kalaman sa partikular sa lahing po ito ng dog, ang Belgian Malinois. Yun nga guys, kaya nang nakita nyo sa ating topic, sa ating video ngayon, pag-usapan natin yung tungkol dun sa dalawang bloodline na kung saan nakikita natin, marami sa ating mga subscriber ang meron nito. Pangkaraniwan ang natin kakikita. At siguro nung lumabas sa mga bloodline na ito, marami talaga yung nagkaroon ng, sabi nga natin, naging dream nila. Isa po ako doon, na magkaroon ng ganitong uri ng bloodline ng mga Belgian Malinois. Ang tinutukoy ko po ay yung Mexico na po, mga bloodline from Mexico. Bakit guys, na sabi natin na yung lumabas to, yung mga linyadang ito ng Belgian Malinois, talagang nakatawag pansin po to sa market. Sa katunayan, marami po tayong mga kapwa, mga kaibigan natin na breeder na po, na nag-avail pa talaga nito, nag-import sa Mexico at nagpalahi nito. Pat kumalat nga yung lahi dito sa atin sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ano po yung tinatawag natin Mexican line, kasi kilala po yan, yung mga line na yan na naglalabas ng mga dark producer po ito. At napakaganda naman talaga nilang tingnan guys, no? Yung mga kulay nila, full black mass, talagang kakaunti yung brown sa katawan nila, mas madami yung dark na kulay. So, although, gagawin ang binanggit ko kanina guys, no? Hindi tayo nagkaroon ng chance na makapag-breed ng ganitong linyada. Pero napakarami po nating mga kaibigan na meron ito, mga kapwa natin breeder. Lalo na po, yung makikita natin sa video, ito po ay mga video ng galing sa ating kaibigang breeder na si Sir Knight Ambrosi ng Ibaan, Batangas. Ano po? And then, meron kababayan ako doon sa Saraya, Quezon, si Sir Fritz Marquap, yung Liger's Kennel of Quezon. Ito po ay nag-import pa ng kanyang Mexican line, si Raptor, na napakaganda rin po. And then, napakaganda po ng mga puppy na binibigyan nila. Sa ngayon, ito po yung masyado ng kalat. Kasi nung una, bibihira po ang meron. Talagang napakamahal ng mga puppy nila. Nakabili kami ng puppy nito sa halagang 55K. Back-to-back import at yung iba mas mahal pa. Pero siyempre, dahil dumadami nga po yun ang bibreed nito, bandang huli medyo bumaba na po ang presyo ng mga import line na ito na mula sa Mexico. Ngayon, pag-uusapan natin, kayo ba guys, anong bet nyo kapag tinanong? Kasi yung French line, alam din natin, matagal nang meron dito sa atin, ano po. Pero yung mga progenies na lang, yung mga malalayo na, wala doon sa mga champ line na talagang sikat sa ibang bansa. Pero yun po yung namamayagpag nung una, nung bago pa po ko dito sa Laguna, talagang kilala yung mga bloodlines na may magagandang nerve. Talagang mga, sabi nating mga malulupit na po na Belgian Malinois na. Pero dahil ngayon na madami ng breeder, naghalo-halo na, medyo nawawala po yung mga karakter ng mga ganong Belgian Malinois na nagmula sa French. Okay, pag-usapan natin yung mga bloodline na nagmula sa Mexico. At marami ang nag-avail ang mga puppy na ito na masasabi nating naging happy, nasiyahan sila. At maganda sila na gawing breeding, maganda yung mga puppy na madami silang mga anak. Po, halos sa nag-average po ang mga Mexican bloodline na ito ng 10 puppies. Po, at mayroon pang mas mataas, may 14 puppies pang record at may 17 puppies mga. Kung nakita nyo sa mga FP, yan po yung mga Mexican line ng mga Belgian Malinois na talagang breaking the record. Pero syempre po, yung ganun kadaming liters, syempre alam natin na
hindi ito nabubuhay lahat. Kadalasan, doon pa lang sa tiyan, meron ng namamatay na puppy. At hindi po siya normal, ano guys. So, in terms of breeding, and then sabihin natin gamitin natin silang guard dog, mga dog na companion dog, is napakahusay din po ng mga linyada nito. Hindi naman natin sila sinisit aside. Although guys, ano, kapag sinabi natin kasing French line, yung mga Belgian Malinois na nagmula doon sa French, nagmula ng Belgium, kung saan talaga nag-originate ang mga lahing ito ng dog, eh medyo kakaiba naman talaga guys, ano, yung karakter ng mga dog na nagmula doon. Siyempre, maunawaan natin yan kasi sa price pa lang, ano po, para ma-mention lang natin, kasi meron nga tayong mga kaibigan ng mga nag-i-import ng mga Mexican line na Belgian Malinois, eh, sa price pa lang, napakalaki po ng pagkakaiba. Nagre-range po yun sa, yung mga adult po na Belgian Malinois, na meron tayong mga kasamang breeder na nag-import po niyan, eh, mga 150,000 hanggang 250,000 po namang makukuha nila, yung mga ganang Mexican line, adult na po yun, o young adult. So, kaya naman, binibinta nila din yung mga puppy ng medyo may kamahalan din. Kasi, hindi po mura mag-import. Hindi kagaya po ng mga French, lalo na kapag sa bansang US o anumang bansa sa Europa, is sobrang mahal po ng mga linyadang ito ng dog na nagmula sa ganung mga bansa. Meron po tayong ditong kakilala na nag-import pa nito na gumastos po ng hindi bababa sa 1 million sa isang dam. Ito, ready for breeding na ito. At hindi lang po yung for breeding, kundi talagang mayroong magandang bloodlines na nagmula sa mga sumasalit talaga sa mga international competition. Yun po ang ikinamamahal. At yung puppy nila ay binibenta nila sa halagang 50K, 60K, 70K or mas mataas pa, depende po sa character ng dog. Marami po kasing breeder na, lalo na yung mga legit mga breeder, is hindi naman po nagpa-price based on the coat, sa color, o kaya dun sa laki ng dog, kundi sa character ng dog. Ginagawa po natin yan, ano po, evaluate natin yung mga puppy, at ang price i-base po natin dun sa kanilang character at dun sa kanilang potential. So, kapag pinag-compare natin, malaki po yung pagkakaiba. Pero alam nyo guys, mga ka-dog lovers, lalo na po sa mga newbie, no? Mga ka-Belgian lovers, kung para sa atin naman na hindi naman sumasali sa mga sports, hindi naman tayo sumasali sa mga mundio, and then sa mga international competition, so parang hindi naman natin masyadong kailangan yung ganung pagkamamahal ng mga dog. Diba? Kaya ano man yung nasa atin, Mexican line man yan, local man yan, na breeding natin, o French line man yan, o naman karakter na yan, diba nasisiyahan na tayo? As long as na tayo nagiging responsible ng mga Belgian owners. Ano po? Meron kasing case, kumuha ng import na French line, na mayroong napakagandang linyada, pero wala pala naman siyang kakayahan para i-handle to. Nangyari po, nawis aggression, yung dog naging aggressive at hindi na-control. So may pera siya, pero wala siyang abilities, wala siyang kakayahan. So useless din, ano po. So bilang mga dog lovers, masasabi natin na, meron, ano bang taglay natin? Mexican line ba ito? French line? Local na mga bloodlines lang dito sa atin, na mga Belgian Malinois? Masasabi po natin, alagaan natin lang silang mabuti. At gawin yung ating mga pananagutan, mga obligasyon, bilang mga responsible dog owners, wala po tayong dapat pagtalunan sa bagay na yan. Diba? And then, yun po kasing mga ganang mga dog na merong matataas na kalibre, at tayong mga breeder din po niyan, mga legit na mga breeder, hindi rin po sila basta-basta nagbebenta ng mga puppies na yan sa basta-basta rin lang mga individual. Ibig sabihin, meron po silang ginagawa mga background check-up. Gusto po nilang makatiyak na kaya ninyong i-handle yung dog. At hanggat maaari, yung mga sumasali sa sports, kasi yung mga dog nila pang sports talaga, so pwede nilang isaalang-alang yon kung makakapag-rehome ka ba ng puppy sa kanila o hindi, meron ka bang kakayahan. Hindi lang i-handle yung dog financially kasi medyo mataas po ang pag-maintain ng ganung mga dog since nangangailangan talaga sila ng training. At napakamahal po ng training, lalo na yung tinatawag ng mga advanced obedience, protection training, and then may mga refresh course pa yan. And then kung ikaw hindi man sumasali sa ganung mga sports at yung dog mo, dahil hindi ka po hindi natin alam i-handle, naging aggressive, gusto mo siyang ipatrain sa mga tinatawag nating dog behaviorist para mabalik yung mawala yung aggression, sobrang mahal din po ng bayad sa ganung mga skilled. Kasi yun po ang kanilang larangan na kaya nilang paamuin yung mga dog na yan, mas mahal din po ang ating babayad. So, mukhang hindi advisable sa lahat ang ganitong mga lahi ng dog.
unlike nung mga local breed lang natin dito, mga Belgian Malinois din naman yan, kaya lang island born na tinatawag, or dito na natin na breeding sa Pilipinas. Pero siyempre, ang lahi niyan galing Belgium pa rin. So, masaya na tayo guys. Ano? At meron tayong companion, meron tayong guard dog sa bahay. At ng mga Belgian Malinois, maaasahan naman po talaga silang mga guard dog. Kahit pasabihin natin hindi nagmula sa France o sa iba pang lugar sa Europa o sa Mexico. Mahalaga guys, lagi natin sinasabi, pahalagahan natin, no, itong tinatawag nating man best friend at gawin yung ating part bilang mga responsible dog owners. Thank you so much guys. Thank you so much sa panonood sa ating video. Salamat po, lalo na sa mga bago pa lang. Marami tayong mga subscriber na nasa ibang bansa. Nagtataka ako bakit marami tayong mga viewers na nag-comment, nasa ibang bansa sila. Parang andun lagi, ano po. At marami nag-aabil sa ating puppy, nasa ibang bansa. At pinapakuha lang po dito yung kanilang mga relatives dito. Thank you mga sir, thank you po mga ma'am sa inyong pag-support sa ating channel. Sana patuloy po tayong manood, keep watching. And then at makakuha po tayo ng mga informasyon na tutulong sa atin na maging mas mahusay pa pagdating sa pag-alaga sa dahil ito. Thank you.